وننزل باص ولا انا نطيم من باب دالي اكو قسم وانا اكون نسكن باص جولاي 9 2018 بس تكون سابوتين ني وانا كومنت ساكن ما انا بيسي ساكن جان سا فيسبوك يا دو تام ملايا سابينيا ملاندي دو يوم متا تاندا ساوث كوريا Tawa tuh ya, pas saya bin. Malah deh, anu tau, terbantin ini sa farm. Maki pag picture dun sa asawanya, nakaganun. Makita mo yan, Jan. Matanda na yun, gulang na. Siguro mga nasa say sinta na higit. Malah di daw, kalmo ni. Ano daw gagawin niya? Sabi ko, matanda na yun, be. Matanda na yun. Malapit na yun mag 70, 70. Huwag niyong pagsilusan yun. Ganun talaga mga Koreans. Hindi sila ano, parang baliwala yun sa kanila. Parang nakaakbay-akbay na ganun. Yung mga ano, mga matatanda. Oo. Kaya huwag kang magtampo. Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga mga Koreans. Alam mo, napapansin ko talaga yan. Napapansin ko dito sa school. Sa almost 8 years ko dito, napapansin ko ang sweet-sweet ng mga babaeng bata. Ang sweet-sweet nila, no? Ano nangyari? Nagyayakapan yan sila. Babae, lalaki. Parang walang mali sa kanila. Parang ganito talaga sila eh. Kasi, kwento ko lang yung mga naranasan ko rin ba. Nung bagong kasal pa kami ng asawa ko, niyaya ko ng asawa ko na sumama dito sa school kasi sports day, bagong kasal pa lang kami noon. Eh, dito sa Korea kasi, pag sports day, nandiyan lahat, mga kapitbahay, mga nanay, tatay, mga lula, yun naglalaro sa labas, pati yung mga anak, kasama yung mga anak. Tapos, siyempre, hindi pa ako marunong mag-Korean. Tapit pa talaga eh, dito. Nandiyan kami sa ilalim-ilalim ng mga puno. Ngayon, yung matanda na sa isintaan niyos na, humiga ba naman dito sa hita ng asawa ko? Galit na galit talaga ako. Natatawanan sila, di ko maintindihan kasi siyempre bago ka lang, wala kang maintindihan. Gusto pa na talaga siyang tadyakan eh. Humiga ba naman inansya naman yung hita ko? Yung hita talaga ng asawa ko, hinigaan niya talaga yun. Grabe talaga. Pag-trip talaga ako ng araw na yun. Parang hindi ako makamove on. Kasi biruin mo. Sa dami-dami ng tao, yung hita ng asawa ko, yun, hinigaan niya talaga. Sa atin, wala yun eh. Iinisip-isip ko. Gusto ko siyang suntukin. Gusto ko siyang upakan. Lula na siya eh. May apo na. Iinisip ko. Kaya yun. Yung asawa ko naman, di naman pumalag. Kaya pinabayaan ko na lang. Pero masama-masama talaga yun. Kaya ikaw, be, kung halimbawa, nakikita mo yun sa asawa mo na inaakbay-akbayan yung asawa mo sa mga matatanda, parang baliwala yun sa kanila eh. Kasi, yung minsan pa yung nagpunta yung mga Korean sa bahay namin ba? Kasi nagkain yata sila ng karne o anong nagsamgyupsal, ganun. Nung umuwi na yung mga bisita namin, hinatid namin doon sa bahay nila. Bilis naman na 3 minutes. Hinati naman sa bahay nila. Tapos habang naglalakad kami kasi maliwanag yung buwan, inakbayan ba naman yung bahay ko, yung uni ko? Inakbayan niya talaga nung mag-asawa. Hindi siya mag-asawa. Yung asawa ng isang uni ko. Nag-akbay talaga. As in, nakaganon talaga yun siya. Tapos yung kamay niya dito pa talaga. Tapos yung uni ko na asawa nung nag-akbay, nandito lang, nakasunod kami. Imagine, no? Tapos ikaw mag-selos ka. Yung parang kaugalian nila na yun eh. Pero wala silang ano. Wala silang malis. Parang ganun. Parang ganun yung naiintindihan ko yun. Kasi kahit karap kami, nagkabay-akbay, nagigit na ganun, nyakap-yakap na ganun. Grabe talaga yung mga Koreans pala. Tapos na ba yun? Parang tapos na. Wala na kung ano. Mayroon pa ba?